Wow! Ang sarap naman nito. Ang beef empanada. Sa ngayong pandemic at sa wala pang mga trabaho dyan, pwede ninyong i-alternate na inegosyo ito. Oh, paano na? Silipin na natin kung paano ito lutuin at kung paano namin ito gawin. At stay tuned lang kayo dito sa aking channel. Huwag po kayong aalis, guys. Matatakam talaga kayo sa sarap ng aming produkto, ang beef empanada. Sana po mag-i-enjoy po kayo sa kapapanood ng aking video. Empanada po kayo dyan. Woo! Ay, opo. Tama po kayo sa napanood ninyong aking intro at isi-share ko dito sa aking video at sa aking vlogs kung paano tayo gumawa ng empanada. Hey! What's up? What's up? What's up? What's up? Woo! Joboy TV on YouTube. Guys, sa mga subscriber ko po, huwag po ninyong kalimutan i-thumbs up ang bago kong video na na-post ko today. At sa mga baguhan lang po dito sa akin channel, huwag lang po ninyong kalimutan ang mag-likes, subscribe, share. At pagkatapos mong panoorin ang aking video, huwag mo itong kalimutan i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. For today's vlogs, guys, i-share ko dito sa aking video kung paano po kami gumawa ng empanada. At pwede rin natin pong gawin itong negosyo someday. Sa ngayong pandemic, kung naghahanap ka ba ng pagkakitaan, dito na po kayo. At panoorin lang ninyo ang aking video kung paano po kami gumawa ng empanada. Mga sangkap na gagamitin natin sa paggawa ng dough: all-purpose flour, salt, baking powder, sugar, butter, water, boiled egg. Tara, gawa na tayo ng dough. All-purpose flour, lagyan ng salt, baking powder, ang sugar, butter, kailangan natin tunawin ang butter sa pamamagitan ng tinidor at nang matunaw ito. Ilagay na ang water. Ilagay na ang water.
i-mix po natin siya ng maigi. I-mix natin siya ng i-mix hanggang ma-absorb ang mga ingredients. Lagyan ulit ng konting water para maging firm ang dough. Imasa nating maayos ang ating dough hanggang maging firm ang texture niya. Imasa ng imasa ang ating dough. At kapag naramdaman mo na itong nagkakadikit-dikit na at naifu-form mo na siya ng parang bilog, yun. Ayan, dumikit-dikit na siya at pwede mo na itong i-form ng parang bola. Ayan, malapit nang mag-firm at maging smooth ang ating dough. Ayan, smooth na at firm na ang ating dough. At mapino na siya. Ang kailangan na lang natin ito ay i-rest natin ng at least 25 minutes. Balutin natin siya ng clear plastic ang ating dough. Pagkabalot ng plastic, i-rest muna natin siya for about 25 minutes. At ilagay muna natin sa ating ref. Gumawa na tayo ng palaman ng empanada. Mga sangkap na gagamitin natin sa palaman ng empanada. Canola oil, garlic, onion, ground beef, salt, black pepper, beef cubes, potato, carrots. Tara, lutuin na natin. Ihanda na
ang magandang kaldero para manggisa na tayo. At iset natin siya in low fire. Lagyan ng canola oil. Ang garlic, ilagay na. Lutuin natin ang garlic hanggang maging light brown. Next, ang onion, ilagay na. Ilagay na ang ground beef. Takpan natin siya. Lutuin ang ground beef hanggang maging brown. Ilagay na ang black pepper. Ang salt, ilagay na. Ang beef cubes, ilagay na rin. At pagkatapos, takpan natin siya para kagad maluto ang ground beef. Ang patatas, ilagay na natin. At isunod na natin ang carrots. Haluin ng haluin ang ating ground beef na ginisa. Ayan. Takpan natin siya ulit. At nang maluto na ang patatas at ang carrots. Check natin siya. Mukhang malapit na itong maluto. Guys.
Ayan, ready na ang palaman natin sa empanada. Ayan, tapos nang nai-rest ang ating dough for 25 minutes. Ngayon, gumawa na po tayo ng empanada. Ayan, humiwa muna ng konti. At bilugin ng bilugin ang dough. Lagyan muna ng harina para maihulma natin ng maganda. Bilog, bilog, bilugan. At humiwa ng konti. Timbangin natin para magpantay ang timbang. Bilugin ng bilugin hanggang ito'y yan. Bilog na siya. Laparin natin ng laparin. Gumamit ng roller para maging malapad at pantay ang pagkabilog niya. Ayan, ready na siyang lagyan ng palaman. Scoop lang siya para maging pantay ang pagkalagay ng palaman sa ating empanada. At lagyan natin siya ng boiled egg sa loob ng empanada. Ayan. Isarado na natin siya ng maganda at maganda. Gandahin natin ang pagkasulsi niya, ang pagkalak, para maging maganda. Kitams, ang ganda ng pagkasulsi niya ng ating empanada. Ready na itong prituhin. Maglagay na tayo ng canola oil, painitin into low fire. Lutuin natin in deep fry para pantay ang pagkaluto ng ating beef empanada.
baliktarin natin sila. Ayan, malapit nang maluto ang ating beef empanada. Ayan, luto na ang ating beef empanada. Ready na itong ibenta at iserve sa inyong lahat. Ang sarap! Ladies and gentlemen, luto na po ang beef empanada. Ready na itong ibenta at kainin. Ayan! Kitams! Woo! At maraming salamat po sa panonood ninyo ng aking vlogs ko for today. At na-share ko dito sa aking video kung paano kami magluto ng empanada. Kaya guys, woo! Sa mga gustong magkaroon ng kabuhayan o pagkakitaan sa mga wala pang trabaho nitong pandemic, guys, makakatulong din sa inyo to kahit papaano. At maraming salamat po sa panonood ng ninyo ng aking video. At sana nag-enjoy po kayo. At sana guys, wag mo kalimutan ang mag-like, subscribe, i-share. At pagkatapos mong panoorin ng aking video, i-click mo ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. Maraming salamat po and see you on my next vlogs. Kung ano naman po ang may papakita ko at isishare ko dito sa inyo sa aking channel. Maraming salamat guys. At lagi po kayong mag-iingat. And keep always safe. Bye!